Hello mga kabright, welcome back sa ating channel, and for today's lesson, magbibigay naman ako ng drawing tips para sa editorial cartooning. Let's go! Unang-una, syempre, expression. Dapat exaggerated. Kung masaya, dapat sobrang saya ng mukha. Pag malungkot naman, sobrang lungkot naman dapat ng itsura. Na-express natin ang emotion ng karakter gamit ang mga mata kasama ang kilay, bibig at body gesture. Ang pinaka nagdadala ng emosyon ay ang mga mata ng karakter natin. Dapat ipakita nyo palagi ang kilay. Dapat nasa ibabaw sila ng kahit na anong object gaya ng sombrero o buhok. Ipakita nyo sila para mas lumabas ang expression ng mukha na gusto natin. Proportion. Kapag editorial cartooning, dapat satirical. So, dapat cute at nakakatawa o nakakatuwa tingnan ng karakter. Isang paraan para maging cute tingnan ng drawing natin, dapat malaki ulo. Pero dapat ang katawan ay proportion pa rin. Ang ibig kong sabihin dito, dapat ang haba at laki ng kamay ay proportion sa haba at laki ng mga paa. Hindi yung magmumukhang gorilla ang katawan ng cartoon natin. Ang light source naman natin dapat isa lang. Kadalasan ang iniilawan natin ay ang harap ng karakter. Nakakatulong din ang light source sa expression ng emotion. Kunwari, pag gusto nyong nanlulumo, nakakatakot ang karakter, ilagay nyo sa ibaba ng mukha ang light source. Dapat iba-iba ang kapal ng lines ng drawing. Kapalan nyo yung mga linya na nakapalibot sa karakter para mas lumutang yung drawing natin o mas lumutang yung subject o karakter natin. Kung gusto nyong ipakita na gumagalaw ang karakter, lagyan nyo ng lines na kagaya ng ginawa ko dito. Kapag ang body part ay gumagalaw from left to right, dapat ang lines ay nasa kaliwa. Kapag gumagalaw naman from left to right and right to left ng paulit-ulit, dapat ang mga lines ay nasa magkabilang banda ng part na gumagalaw. Kapag naman nanginginig yung body part ng subject natin, ang gawin nyo, lagyan nyo ng zigzag lines. Dapat nyo rin palang i-consider ang eye movement ng viewer. Ang galaw ng mga mata ay from left to right at top to bottom. Yun yung kadalasang ginagawa natin kapag meron tayong inoobserbahan o tinitignan. Ibig sabihin, ilalagay nyo sa kaliwa o taas ang gusto nyo na maunang tignan ng observer or viewer. Kapag nag-drawing tayo, dapat from left to right din ang direction. Maliban na lang kung gusto nyong makagawa ng uncomfortable feeling or unease, gawin nyong from right to left ang movement ng subject o mga subjects. Personally, hatching lang ang ginagamit ko para sa mga shadows o shades. Hindi ko gusto ang ibang technique gaya ng smudging. Hatching rin ang kadalasan kong nakikita sa mga dyaryo ng mainstream media. Kaya kapag may judge na professional editorial cartoonist, mas malaki ang chance mong manalo. Importante naman ang face lines pag gusto mong ipakita kung gaano ka bata o gaano katanda ang karakter mo. Kapag gusto mong maging matanda o adult o di naman kaya ay malnourished, lagay mo ng madaming lines o corner ang mukha. Konting lines at corners naman ang gawin mo kapag gusto mong bata tingnan ang karakter mo. So, ayun na muna sa ngayon ang lesson natin about cartooning. For more tips, comment lang down below. Kung nagustuhan mo naman ang lesson natin, kabright, paki-subscribe naman sa channel at paki-share na rin sa mga classmates mo. Hanggang sa muli, paalam. Ciao!